day and welcome back po sa aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman sa vlog natin for today, mag-focus naman muna tayo doon sa mga different varieties ng crotons o mas kilala rin sa tinatawag or sa tawag na San Francisco. So, titingnan natin at iisa-isahin natin yung different varieties at susubukan din po natin silang pangalanan lahat. And syempre, bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please visit our Facebook and Instagram page, GreenyardPH. Nakapost po dyan ang lahat ng available at for sale po namin ng mga halaman. At sa mga gusto pong bumisita sa aming garden, nakalagay po dito sa screen yung aming complete address. First of all po, yung mga crotons or San Francisco ay tropical plant. Kaya tamang-tama siya dito since tayo ay isang tropical country. Ibig sabihin lang, perfect yung klima na meron tayo para sa kanila. And ang isa pang maganda sa kanya, yung adaptability niya. Kasi kaya niyang itolerate yung full sun at pwede mo rin siyang gawing indoor plant. So mapa-indoor man, mapa-outdoor man, magta-thrive at magta-thrive yung mga crotons ninyo. Siguro mag-iiba na lamang unang-una yung mga kulay ng foliage. May mga varieties kasi na medyo nagpe-fade or hindi lumalabas yung ganda ng kulay ng dahon nila kapag ka hindi nakakakuha ng direct sunlight. Kaya naman po masasabi kong isa rin sa napakagandang halaman itong mga varieties ng crotons. Kaya talagang sobrang dami po ng varieties na pwede nyong pamilian. Kasi yun nga, yung combination ng patterns, ng kulay at saka ng shape ng dahon nila ay talaga namang iba-iba. At ang isa pang kagandahan mo, karamihan ng mga San Francisco o crotons dito sa atin ay mura lamang at abot kaya ang presyo. Kaya kung halimbawa naghahanap kayo ng houseplant or kaya kahit pang sabihin natin na pang outdoor plant, crotons yung isang maisasuggest ko or may i-advise ko sa inyo. Unahin na po natin sa ating listahan yung pinakabago na croton dito sa atin o dito sa aming garden. So ito yung tinatawag ng mga Thai croton. So dito po sa Thai croton, actually itong mga Thai croton, una-una kaya siya tinawag na Thai croton yun kasi galing talaga siya ng Thailand. So ito ay angkat na. Galing na nga siya ng Thailand and ito yung itsura niya. Unang-unang manonotice nyo kaagad ay yung itsura ng dahon niya. Kasi ito talagang dito sa atin, hindi ko alam kung meron na sa atin, pero bilog kasi yung kanyang ano, yung mga dahon niya. At saka dito sa Thai croton, based na rin doon sa nakita ko, sa nabasa ko, hindi lamang siya isang variety din. So meron silang tinatawag na Thai croton apple bowl. Merong Thai croton ari kung tama yung pronunciation ko. At saka yung isa yung Thai croton busarin. So yun, yun lang yung tatlo. Pero I believe meron pa at madami pa silang iba't ibang varieties din. So yun, nakakaiba-iba pa rin kasi yung kulay at patterns ng meron sila. Pero ito, ayan, ito yung available at ito yung naandi dito sa amin ngayon. Ayan. So ito, itong ganito, hindi natin sure kung magbabago pa yung kulay kasi dito sa atin yung green ng ibabaw nagbabago yan, pero sa tingin ko magbabago dahil ayan nagsisimula na siyang magkaroon ng kulay pula na color dun sa edges ng dahon niya. At isunod naman po natin sa ating list yung one of the most popular din na croton. Ito yung tinatawag na croton Andrew. Ito yung tinatawag natin na croton Andrew. Dito sa croton Andrew, ang unang-una nating mapapansin yung kulay ng dahon na meron siya. Dahil syempre hindi pangkaraniwan yung kulay ng San Francisco o ng croton na ganito. Usually yan ay pula, purple, pink, yun yung combination. Pero ito kasi naglalaro lang sa kulay. Ito kulay cream siya. Yan, kulay cream yung kulay niya. Para siyang variegated. Actually, parang nga siyang nahahawig sa mga ano, sa rubber tree na teneki. And ito, pwede mo siyang ilagay as indoor plant. Pwede mo rin siyang gawing outdoor. Sa outdoor kasi, lumalaki siya ng hanggang 5 feet. O kaya higit pa. And yung narrow leaves na meron siya, ayan, ganyan yung foliage niya. At yung patterns niya, ganito. So, mapapagkamala mo. Or kakulay na kakulay talaga niya yung teneki na rubber tree. And bukod doon, sa loob kasi ng ano niya, yung hindi lamang siya ano eh, may parang kulay gray siya. Ayan. And ang next naman po sa ating list, eto naman po yung tinatawag based dun sa nakita at nabasa ko, eto yung tinatawag naman na Croton Irene Kingsley. So dito naman, ang mapapansin nyo or manonotice nyo kagad sa kanya ay yung shape ng dahon niya. So yan, dito sa portion na to, malapad, and then bigla siyang ninipes na ganito. Para siyang beak o para siyang tuka. And ang isa pa, yung kulay ng dahon niya, sobrang dark
Tapos ito, bright red yung gitna, tapos yung edges niya ganun din. So lahat ng dahon niya ganun ang nangyayari. Pero kapag halimbawa bagong sibol o pinakabagong dahon niya, ganito pa yung kulay. Color green. Pagkatapos yung pinaka yung nagaano sa kanya, nagba-bright red sa kanya, kulay dilaw. Eventually, habang tumatagal, magiging kulay ganito siya. Kasi ayan o, nagsisimula na siyang pumula, nagsisimula siya dun sa pinakatangkay. And syempre, yung mga crotons, lahat ng varieties niyan, poisonous siya, if ingested. So, yun lang naman yung problema sa kanya. So, yan. And ang isa pa, itong mga Iron Kingsley, lumalaki siya hanggang 8 to 10 feet, lalo na syempre, kapag ka-outdoor. And mas gusto niya rin yung full sun. Mas lalabas yung kulay niya ng dahon niya kapag ka nakakakuha siya ng full sun. Pero pwede nyo din siyang gawing indoor. At saka hanggang partial shade pwede siya. Ito nakalagay siya doon sa portion ng garden namin na may net. So napifilter na yung amount of light na nakukuha niya. Pero kaya niyang itolerate yung full sun. And ang next naman po sa ating list, ito naman yung tinatawag na Croton Dreadlocks. Ito another variety ng Croton. Unang-una shape ng dahon niya, pahaba. Yung color niya, yun yung typical na makikita mo sa mga crotons, yung combination ng ganitong kulay. Ito talaga yung pinakapangkaraniwan. And then, ang unusual sa kanya is pahaba na yung kanyang dahon, tapos wavy pa, tapos nagtutwist pa siya. Ayan. Tsaka yun nga, mahaba pa yat, sobrang narrow, tapos bumabagsak siya. Kapag ka ito ay malago na talaga, lumalaylay itong mga dahon niya na to. Kaya din siya tinawag na dreadlocks dahil doon sa kanyang itsura na ganyan. And then ito, lumalaki siya, yung pinaka mature niya is 3 to 4 feet, yung pwede niyang ilaki. At yung pagwa-water dito, moderate lamang. Kaya niya ring itolerate yung full sun. Mas lumalabas yung kulay ng dahon niya kapag ka nagmamature na siya. Katulad ng mga dito, yung mga old leaves niya, yung mga mas mature niya na dahon, mas matitingkad na yung kulay ng pagkapula at hindi mo na makikita yung kulay na ganito. Yun. Isa pang pinaka-common sa kanila is kapag halimbawang yung mga crotons kasi kadalasan or yung karamihan ng varieties niya, ganito kulay ng ibabaw. Tapos habang nagtatagal, doon siya nagiging dark. Ayan. At ang susunod naman po sa ating list, ito naman yung tinatawag na Croton Oak Leaf. Dito naman sa Croton Oak Leaf, ito ang combination ng kulay niya. So green, may pink, may dilaw, may orange, ganyang ka-colorful yung foliage niya. And habang nagmamature, mas lumalabas yung kulay na ganyan. And kung makikita nyo, yung mga vein niya sa loob, yun yung nagkukulay pula, nagkukulay pink. Tapos, ito naman yung ibang kulay ng dahon niya, ayan. Ito kailangan talaga nila ng full sun. At least 4 hours ng full sun yung kailangan nila. At saka hindi rin pwedeng sumobra sa tubig o kaya lalo naman kung magkulang sa tubig. So mas gusto nila na talagang tinatamaan sila ng direct sunlight para mas gumanda o mas lumabas yung kulay ng dahon na meron sila. And pwede nyo naman siyang gawing indoor para yun nga lang, at least minimum ng 4 hours ng full sun bago nyo siya ipasok sa loob. So medyo matrabaho kung yun yung gagawin ninyo kung gusto niyo siyang gawing pang indoor. Pero kung halimbawa pang decorations lang naman, kung halimbawa sa mga handaan, pwedeng gamitin itong mga oak leaf na crotons. And yung kaya namang itaas nito ay hanggang 4 to 5 feet and or even more. Yan. So kung halimbawa meron kayong tanim nito sa bakuran, kakapal at kakapal talaga yung mga oak leaf ninyo kasi talagang kaya niyang itolerate yung full sun. At ang susunod naman po sa ating list, ito naman yung tinatawag po dito sa amin na Croton Deliciosa. So this one po, itong Deliciosa, ganito lang talaga yung kulay nito. Green lang at saka kulay dilaw. Hindi siya nagbabago talaga ng kulay. Kasi nakakita na ako nito or meron kami nito before na talagang yung sobrang lago, sobrang kapal, puro ganito lang yung kulay ng dahon na meron sila. Kaya nung nakita ko tong oak leaf, pinagkumpara ko siya kung talaga bang siya ay oak leaf din. Dito kasi sa oak leaf, makikita nyo yung shape ng dahon nila parehas. Kaya yun, parang nag-ano ako na maaaring oak leaf din or ibang variety to ng oak leaf, ibang kulay. Kasi hindi ko talaga nakikita na nagiging ganito yung kulay niya. Kasi ito, kaya niya or nagpo-full sun din siya, kaya niyang itolerate yung full sun, itong Deliciosa. Kaya yun tawag sa amin ever since Deliciosa na yung tawag dito sa ganitong klase o kulay ng San Francisco o Croton. Pero kahit kumapal at lumago siya, ganito lang yung dahon
o kulay ng dahon na meron siya. Ito, pagka sobrang kapal at sobrang lagaw, nalaki din to ng 4 to 5 feet, kaya niyang itolerate yung full sun. Kapag ka siya itinamaan ng full sun, mas nabubuhay, mas tumitingkad yung kulay na meron sila. So, kayang-kaya niyang itolerate talaga yung full sun. Hindi basta-basta masisira, napakatibay ng croton na ito. And ang next naman po sa ating list, ito naman yung tinatawag na San Francisco or Croton Petra. Dito sa Croton Petra, yung foliage na meron siya, simple lang, medyo pahaba ng konti, pero perfect yung shape na meron siya. Lahat ng dahon niya ganyan at saka makapal yung foliage niya. Ayan, ito lumalaki siya ng 8 to 10 feet, mas gusto nito na nasa full sun. Kasi kapag ka nasa full sun siya, mas lumalabas yung ganda ng kulay niya. Kasi magiging less colorful siya kung hindi siya makakakuha ng full sun o hindi enough yung light na makukuha niya. Katulad nitong isang to, doon sa lahat ng San Francisco na or Croton na ipakita ko sa inyo, ito pa lang yung nakitaan ko na may bulaklak. Ayan, so ito yung bulaklak niya. Itong isa, lipas na siya. So yung bulaklak niya, doon sumisibol sa pinaka-top portion noong tangkay niya. So ayan, and yung color ng dahon niya, yung ibabaw niya ay color green. Yung pinaka mga bagong dahon niya, kulay green. Tapos may kulay dilaw na parang kulay lemon yung gilid o yung mga veins niya. Eventually, magiging ganito yung kulay ng dahon niya. Ayan, nakita nyo. Yung mas mature niyang mga leaves, yun yung mas colorful na sa kanya. And kapag halimbawa nga, tinamaan siya ng full sun, ganyan, lalabas yung tingkad ng kulay ng dahon niya. And even yung ano niya, yung pinaka-tangkay niya, yung pinaka-ganito niya, kulay pula din siya. Tapos habang nagmamature, habang tumatagal, ayan, nagiging parang kulay siya ng branch talaga. Ito, since nasa full sun siya, yung pagdidilig nyo, huwag nyo lang hahayaan na maging tuyong-tuyo. Pero ito namang mga petra or itong croton na to, drought tolerant naman siya. Huwag lang yung katulad ngayon, mas magtatag-init na. So, mas matindi yung sikat ng araw. Kaya huwag nating hayaan na maging ano naman talaga, yung sobrang tuyong-tuyo yung mga crotons natin, para maiwasan na rin yung pagkasira ng mga dahon niya o pagkatuyo ng mga dahon niya. Itong petra, kaya niyang lumaki ng 8 to 10 feet kung halimbawa proper yung caring. O, halimbawa, ipagpalagay niyo, ilagay niyo lang siya sa labas ng bahay niyo, sa bakuran niyo. Pero ito naman, hindi naman ang mga San Francisco ang kagandahan mo sa kanila. Pwede naman silang lagyan ng fertilizer, pero kahit hindi mo sila lagyan ng fertilizer, once na establish na nila at yun lang, alaga lang sa dilig, mabubuhay, magta-thrive at lalago talaga itong mga San Francisco ninyo sa bakuran ninyo. At ang sunod naman po sa ating list, ito naman po yung tinatawag na Croton Mother and Daughter, o mas kilala rin dito sa tawag sa amin na pigtail. Dito po sa Croton Mother and Daughter, kaya siya tinawag na Mother and Daughter, siguro dahil doon sa kanyang itsura o doon sa ano ng foliage niya. Kasi very unique ang foliage na meron siya, at saka one of the most popular nga din pala yung pigtail na to, o itong Mother and Daughter. Ito yung kadalasan hinahanap talaga dito at binibili. So yung dahon niya kasi, pahaba siya na ganito. And then magkakaroon siya ng sungot, tapos magkakaroon ulit siya ng panibagong dahon. Karamihan sa mga dahon niya nagkakaroon ng ganyan. Kaya mas maganda siyang pagmasdan, mas maganda siyang tingnan kapag ka makakapal na yung mga mother and daughter ninyo. Kasi ito yung magdadala sa kanya, yan. And yung color ng dahon niya, ganun din yung pinaka-common na kulay ng San Francisco o ng Croton na meron tayo. And yung flower niya, ayan, namumulaklak din siya. Yung bulaklak niya, mabango. So may ano kayo, kumbaga parang hindi lang siya talagang decoration, kundi talaga meron kayong maamoy na mabango dun sa bulaklak. Pag naman nasa loob ng bahay nyo, so hayaan nyo muna na matuyo yung soil na pinaglalagyan niya o yung soil mismo niya, para hindi naman kayo mag-overwater. So mapapansin nyo naman dito, ito yung kadalasang ginagamit naming soil. Ayan, tuyo. Pero pagka inano nyo kasi yung pinakailalim niyan, medyo basa pa. Ayan. And ang next naman po sa ating list, ito naman po yung tinatawag na Croton Pictum Spat. So dito sa Croton Pictum Spat, yung dahon niya, ayan, manipis na manipis lamang siya. And yung bawat dahon niya magkakaroon ng, hindi siya sira, kasi yan talaga yung kanyang ano, yung kanyang patterns na meron, yung kulay din na meron siya. Green siya, tapos magkakaroon siya ng mga patches o mga spot ng kulay dilaw sa dahon niya. Lahat ng dahon niya ganon, pagkatapos manipis at pahaba lamang siya. Itong mga pictum spot, kailangan niya ng at least 4 hours ng direct sunlight para mas mag-thrive siya. At
Yung watering niya naman, ganun din. So, huwag niyo lang hahayaan na sobrang tuyong-tuyong-tuyo, kalalo na kapag ka nasa outdoor siya. So, pwede niyo pa rin siyang gamitin or, alam mo, sa mga decorations nga, pwedeng-pwede din siya. Lumalaki din kasi siya ng hanggang 4 to 5 feet, yung pinaka-mature niya. Hanggang ganun yung itinataas niya. Kapag ka mataas at malaguna yung dahon niya, mas maganda siyang tingnan kasi nagiging pino siyang tingnan dahil ang ninipis ng dahon niya pero ang kakapal. So ang dami niyang foliage sa isang tangkay o sa isang sanga, hindi lamang 4 o 5 dahon yung naiipon sa kanya. And ang next naman po sa ating list, ito naman yung tinatawag natin na Croton Mommy. Yung dito sa nasa harapan natin ngayon, ito yung Croton Yellow Mommy. Kasi meron pang tinatawag na Croton Mommy. Yung Croton Mommy kasi iba't ibang kulay yun eh. Yun yung usual na kulay din ng San Francisco o ng Crotons. Pero yung pinapakita ko sa inyo ngayon, ito yellow at green lamang talaga yung kulay niya. Hindi na nagbabago kulay nito. Even at lumaki at lumago siya, ganito na rin yung kulay niya. And ito, ang kaganda mo dito, makikita natin na may bulaklak siya. Ang bulaklak niya ganito. Hindi na siya bumubuka kasi meron ditong ito yung mas malaki. Papakita ko sa inyo. Ayan, hindi na siya bumubuka, bilog-bilog lamang siya, nakatulad nito, hanggang sa lumipas na siya, ganyan na lang yan, hanggang manlagas yan, yan na lang yung itsura ng bulaklak niya. And yung dahon niya, pahaba din, na pataas, puro upright siya, kaya pagka tiningnan mo siya, malago, at saka nagtutwist din siya. Kaya lang, compare mo dun kasi sa dreadlocks na una ko rin pinakita sa inyo kanina, yung dreadlocks kasi humahaba yung bawat portion ng dahon niya and then nagtutwist, pero ito kasi upright lang. So yun yung isang malaking difference. And yun, maganda rin yung mommy. Kasi yung mommy, iba't ibang kulay. May purple, may red, may dilaw, merong pink. So nagsasama-sama siya dun sa dahon na meron siya. Pero gayon pa man, itong mommy na yellow ay maganda pa rin. At ang susunod naman po sa ating list, ito naman po yung tinatawag na Croton Franklin Roosevelt. Kung hindi po ako nagkakamali. Ito naman po sa Croton na to, ito, tuwid lang talaga yung dahon niya. Ayan. So hindi siya nagtutwist, hindi siya nagcurl, tuwid lang yung dahon niya. At saka ang isa pa na malaking pagkakaiba niya doon sa mga nauna, doon sa mga mami na ipinakita ko sa inyo kanina, pointed siya. Ayan. And ganito lang yung inilalapad ng dahon niya pagka masyado pang bata o yung pinakabagong dahon niya, manipis, mas manipis pa. Pero habang tumatagal, lumalapad siya ng konti na lang hanggang ganito, tapos yung kulay niya, yung pinaka lumang dahon niya, nagiging ganito. Nagiging mapula. Mas lumalabas yung pagkapula ng dahon niya. Ayan. Kasi dito sa pinakamura, katulad din ng ibang mga Crotons na nauna, kulay green lang talaga. So yun yung maganda dito sa mga Crotons. Lumalabas lang yung kulay niya kapag yung nagmamature na siya at saka kapag i-display mo na siya doon sa nakakakuha siya ng full sun. Yun, ang ano niya rin, ang requirement niya at least 4 hours ng full sun para naman lumabas yung or mapaganda nyo yung kulay ng dahon o yung foliage niya. And then yun nga, kung halimbawa mga gantong kalaki lang din naman yung mga Crotons ninyo, wala naman problema, kumbaga madali lang naman magaan. Ang kagandahan mo sa kanya, ayan, ito kasi nasa nursery bag, pag inilipat po ito naman mas magandang pot pa, mas magiging maganda pa siyang tingnan. At saka, dito kasi ang ginagamit naming soil sa mga karamihan sa halaman namin, may halong ipanampalay. Kaya hindi siya sobrang bigat kasi hindi siya purong soil. Ito po yung mga mother plant namin na Crotons o San Francisco dito. Ito yung pinakamarami namin na variety. So makikita nyo kung ito nakalagay siya sa ano talaga, direct sunlight talaga. At makikita nyo kung gaano kaganda yung kulay ng mga dahon niya kapag ka tinatamaan ng direct sunlight. Tingnan nyo. Magsimula tayo dito, tingnan nyo ang kulay nito. May kulay dilaw siya. Ang ganda niyang tingnan, ang ganda niyang pagmasdan. Etong kulay green na yan, yan yung pinakabagong dahon niya. Tingnan nyo na lamang dito sa kabilang portion na to, eto. Eto yung pinakaibabaw, pinakabagong dahon niya, kulay green. Tapos yung nasa ilalim niya, mas dark na, tapos kulay pula. Eventually, magiging kulay pula yan at magiging ganito. So kapag ka malaguna yung inyong mga San Francisco, ang ganda lalo na kapag ka ganitong katingkad na yung kulay. Kaya sobrang ganda nito. Eto sa tingin ko, isa sa napaka underrated na halaman kasi... Yun nga, kasi common siya dito sa atin, matagal na siya dito sa atin, pero isa sa pinakamaganda, isa sa may pinakamagandang foliage din kasi talaga ang mga Crotons. Punta naman po tayo ngayon sa propagation ng mga Crotons na ito. So meron kayong dalawang paraan kung paano nyo pwedeng ipropagate yung mga Crotons ninyo. Una yung cuttings, pangalawa naman yung tinatawag na ear layering o kaya naman yung pagmamarkot.
So doon sa cuttings, wala naman problema kasi madali naman silang pasibulin talaga. Kaya lang mas gusto namin ginagawa o mas pinapabura namin yung markot dito sa amin kasi mas mabilis magkaugat at saka mas malaki yung chance na mas maraming mabuhay ng mga San Francisco doon sa ipopropagate ninyo. So ito yung ginawa namin, minarkot namin. So makikita nyo, ganito naman kataas yun eh. Ito medyo mas mature na yung dahon, mas kulay brown na yung tangkay pala, hindi dahon. And ang ginawa namin, may moss. Tapos ito, ibinabad namin doon sa, nakababad yung moss na yan doon sa rooting hormone. Tapos yun yung ibinalot namin kasi ito, kunyari, ito dito, tatalupan mo siya. Ayan, pagka tinalupan mo siya, doon mo siya lalagyan itong moss na ganito. Lalagyan mo siya, tatalupan mo hanggang sa lumabas yung parang pinaka, yung ito, tatanggalin mo lang yung balat na yan. Yan, siguro mga kasing laki nitong kuko na yan. Yan, half inch. Pagkatapos, pagka natalupan mo na yung buong palibot, tsaka mo ngayon siya lalagyan ng moss. Papalibutan mo na ngayon siya ng moss. And then, ang ginagawa namin yan, binabalutan namin ng plastic para ma-hold. Since ito ay babad na sa rooting hormone, makakatulong yun para mas mapabilis magkaugat itong mga pinropagate o minarkot na mga crotons. And then, babalutan namin ng plastic. Nasanay na nga lang kami, pero sa halimbawa, kung halimbawa bago pa lang kayo na nagpo-propagate o nagmamarkot, mas maganda rin kung halimbawa ang gagamitin yung plastic ay yung transparent. Kasi para makita nyo kung nagkakaugat na ba sa loob. Kasi ito, katulad nito, yan, hindi nyo makikita kasi kulay black yung plastic. Pero, yun, since medyo matagal na rin naman namin ginagawa to, tansyado na namin kung kailan magkakaugat itong, or magkakaroob kung kailan pwedeng tanggalin itong balot na to. Tapos, ayan, ang ginagamit namin, stapler na lang. So, pipisaan mo lang ng stapler para mag-lock. Tapos, ayan na, mag-hold na yan. And, ang ano mo lang dito, ang kalaban mo lang talaga sa pagmamarkot, lalo na kapag medyo mataas na yung mga iminamarkot ninyong halaman, katulad nito. Tapos, malakas yung hangin. Ang tendency niyan, mabali. Kaya, i-avoid nyo, iiwasan yung ilagay siya sa mga lantad na lugar, lantad na area, na kung saan tatamaan siya ng malakas na hangin kasi ang tendency niyan mababali siya kasi syempre nandun yung sugat niya sa minarkot na yan, mas manipis yung portion na yon, kaya may chance na mabali yung minarkot ninyo kapag tinamaan siya ng malakas na hangin. So yun lamang po, and I hope makatulong ang video na to sa mga viewers and subscribers natin. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit our Facebook and Instagram page, greenyard.ph. Nakapost po dyan ang lahat ng available at for sale po namin ng mga halaman. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.